kama ni Magnet, narito naman tayo upang pag-aralan ang ipitong magic words na gagamitin natin kasama ng asin upang ang asin ay maging pera. Sa paanong paraan, ituturo ko sa inyo. Kaya't kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. At huwag kayong maglilipat ng channel. Stay tuned mga kama ni Magnet! Ng isang magandang bahay na maaaring yung tirahan ng iyong buong pamilya, isang bahay na nakaka-proud tingnan at talaga namang matagal mo nang pinapangarap na makuha at makamit, isang bahay na titira niyong panghabang buhay matibay at talaga namang maipagmamalaki mo sa iyong mga kapitbahay. Gawin natin na ang asin ay mapalitan ng bahay sa pamamagitan ng ritual na ating gagawin. Asin na magbibigay ng bahay at syempre kung nais mo namang magkaroon ng magandang sasakyan, maaari ka rin magkaroon ng magandang sasakyan, magara o sikat man yan ay kaya mong makuha. Sa pamamagitan ng ritual na gagamitin natin, ang gamit natin ay asin. Ibapalit natin ang asin na magiging sasakyan. Sa paanong paraan, gagawa tayo ng isang ritual gamit ang pitong magic words. Tandaan, pitong magic words na sasambitin kasama ang asin, tayo talaga ay siswertihin. Kaya kapag nagawa natin yun, maaari tayong magkaroon ng maraming pera na talaga namang magbibigay sa atin ng masaganang buhay, marangyang buhay at isang buhay na ating inaasam. Hindi na natin kinakailangan mangutang pa sa ating mga kapitbahay o kung kani-kanino man. Hindi na natin po problemahin ang pera sapagkat ang asin ay gagawin nating pera sa pamamagitan ng ritual na gagawin natin. Kapag nagawa natin to, tiyak ko sa inyong magiging proud na proud kayo. Magkakaroon kayo ng pera at marami rin kayong tutulungan. Hinding-hindi nyo na mararanasang hindi kumain sa loob ng isang araw. Makakakain kayo 3 beses sa isang araw at masasarap pa. Mabibili nyo ang inyong mga ninanais, makakagawa kayo ng mga plano sa buhay na talaga namang ikaka-proud nyo sapagkat dahil sa asin at sa pitong magic words, magagawa nating mabuhay ng matiwasa at magkaroon ng maraming pera. Kaya't simulan na natin ang ating ritual. Asin ay gagamitin natin sa ating ritual. Ito ay simpleng ingredients lamang na matatagpuan mo naman sa kusina araw-araw. Samantala, ang simpleng ingredients na yan ay maaaring magbigay sa atin ng maraming pera sapagkat sasamahan natin ito ng 7 magic words na kinakailangan nating sambitin ng buong puso at positibo ang ating isipan para magkaroon tayo ng positibong resulta. Tatandaan natin na napakalaking bagay ng asin sa ating buhay. Ito ay isa sa pinakamabisang ingredients na ginagamit natin sa ritual. 100% true. Kung dati kang nagtatrabaho at walang natitira sa sahod mo, said-said at ubos lagi ang pera mo, pwes, gagamitan lang natin ng asin, matatapos na ang matagal mo ng pinoproblema dahil magkakaroon ka na ng pera, makukuha mo na ang mga bagay na gusto mo tulad ng bahay, sasakyan, maraming pera, magandang buhay, magandang kinabukasan para sa iyong mga anak. At gagawin na natin ang ritual nang sa ganun, masimulan na ang magandang bukas na naghihintay sa iyo maging sa buong pamilya mo. Kapag ginawa natin at inumpisahan ang ritual gamit ang asin at 7 magic words. Ang una nating kukuhain ay kumuha ng kalahating asin sapagkat yan ang pinaka-main na ating gagamitin sa ating ritual sa ngayon. Bawat asin na yan ay hindi mo dadamihan ang paglalagay ng tubig. Bawat magic words, isang patak lang ng asin sa tubig. At magagawa natin ang ritual sa pamamagitan ng pagpatak ng asin sa tubig ng ating gagamitin. Kaya't kinakailangan mong kumuha ng isang basong tubig. Kinakailangan ang tubig na kukuhain mo ay malinis
para maging mas maganda ang ritual na gagawin natin. Kinakailangan din na puno ang baso na paglalagyan mo ng tubig. Hindi siya umaapaw, hindi nangangalahate, kundi punong-puno ng tubig ang isang baso ng tubig. Pagkatapos niyan, sasambitin na natin ang 7 magic words. Kinakailangan lamang, habang sinasambit natin ang 7 magic words, taimtim at isapuso natin ang bawat salita. At kinakailangan, damahin natin ang bawat salita na magbibigay pag-asa sa atin upang mabago ang ating mga buhay. Kaya tatandaan, gagawin natin bawat magic words, bawat sambit ng mga salita ay papatakan ng asin ang tubig. Tandaan, huwag mong dadamihan ang asin. Tantsahin mo lang na bawat magic words ay papatakan mo ng asin ang tubig at hindi marami, hindi konti, kundi tamang-tama lang. Nang sa ganun, tama rin ang maging swerteng makuha natin habang sinasambit natin ang 7 magic words. At ano-ano ba ang mga magic words na yan? Ito ang mga yon. Ang unang magic word ay sambitin at habang sinasambit ang magic word ay maglagay ng konting asin sa tubig. Makapangyarihan asin, D-A-G-O-N, magsisimula na ang ritual na magpapabago sa aking buhay. Ang pangalawang magic words, ganun din ang gagawin, lalagyan ng asin ang tubig habang sinasambit ang magic words. Makapangyarihang asin, M-E-K-T-U, magkakaroon ako ng maraming pera. Pangatlong magic words na habang sinasambit ay maglagay ng asin sa tubig. Makapangyarihang asin, E-B-A-S-E-E, ang pera ay lalapit sa akin. Apat na magic words na habang sinasambit ay maglagay ng asin sa tubig. Makapangyarihang asin, A-C-E-F-O-R, ang oportunidad ay kakatok sa aking pintuan. Panglimang magic words na habang sinasambit, maglagay ng asin sa tubig. Makapangyarihang asin, A-M-P-I-L-E, prosperity ay mapapa sa akin. Pang-anim na magic words na habang sinasambit, maglagay ng asin sa baso. Makapangyarihang asin, A-B-R-A-X-A-S, abundance ay mapapa sa akin. Pang-7 magic words na habang sinasambit ay maglagay ng asin sa baso. Makapangyarihang asin, D-E-M-O-T-O, magiging successful ako sa aking buhay. Pagkatapos nating sambitin ang 7 magic words at naglagay na tayo ng 7 patak ng asin sa baso, maaari na nating ilagay ang baso sa lugar kung saan magbibigay lalo sa atin ang swerte. Pero bago yun, lagi niyong tatandaan na gagawin natin ang ritual na to tuwing Tuesday o di kaya Friday sa ganap na alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. Kinakailangan lamang na positibo at manalangin ng gusto. At mas mainam kung walang makakakita ng ritual upang ang ritual na ating ginagawa ay lalong mas maging mabisa. Kaya't alamin naman natin kung saan dapat nating ilalagay ang baso para lalong maging maswerte. At dahil tapos na natin gawin ang ritual, ang isang baso ng tubig na may 7 patak ng asin at 7 magic words ay ilalagay na natin sa lugar kung saan ito nararapat at magbibigay ng dobling swerte. Ito ay sa wealth area, sa southeast sector ng ating tahanan. Sa wealth area ay magbibigay ng dobling swerte sa ritual na ginawa natin sapagkat ito ang tamang lugar at maswerteng lugar para dito. Kaya huwag niyong kakalimutan na ilagay ang ritual na ginawa natin sa wealth area. Matatagpuan sa southeast sector ng iyong tahanan. Maaari kayong gumamit ng compass para inyong malocate o makita ang wealth area sa inyong bahay. Nang sa ganun, doble-doble, siksik, liglig, umaapaw ang mga blessing na iyong makukuha sa buhay at mabago ng mga ritual na ginagawa natin ang iyong buhay at buong pamilya mo.
Tandaan din natin palagi mga kamani magnet na ang ritual na ginagawa natin ay sasamahan nyo ng pagkilos at panalangin para lalo kayong magtagumpay. Ang kombinasyon na yan ang may bibigay sa inyo ng maraming maraming pera at limpak-limpak na pera. Maraming maraming salamat mga kamani magnet. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. Thank you very much!